number's too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. Good evening. Welcome to Joy of Women. This is your host, Joy Piscara. Og karong gabi na, we'll talk about agricultural tourism. So mag-una-una, uy, apil na de ay ang agriculture sa tourism. So before sa nato, himamaton na ang guest for tonight, ako sa himamaton akong co-host, Dr. Lucille Mercado. Seal, good evening. Good evening, Joy. Og good evening, kaninyong tanandiha nga. Once again, nag-atang sa amo ang show. So, palihog, pahiluna, and enjoy our episode karong gabi una. Yes, Sil, kay karon, I'm sure daghan sa ato mga televiewers will be interested. And especially karon parang ni-expand the yun ang tourism. It's yes, not only like sa una ato ang, for example, especially for Cebu City, before we're so focused on cultural. Cultural history, of which we are very rich in that. Cebu City, mamani ang first yun nga settlement during the Spanish time, and then during the American time, naasad tayo mga influences here in the city of Cebu. But then, there are so many aspects nga pwede yun na ito nga i-maximize and even i-tap regarding sa tourism in order to promote our city. And I'm sure diya kamusad sa inyo ang respective localities ang inyong kaugalingon na mga local tourism. So muna karon mag-hiskuta about agricultural tourism. So ang ato ang guest still is the president and CEO of Golden Prince Hotel and Suites. May lain si Benny Cue. Good evening, Benny. Hi, mayang gabi kaninyong Attorney Joy, Dr. Lucille. Gabi sa kining ni tanaw sa to ang pagito atong show karon, talk show ni Joy of Women. Sige, may gabi kanin yung tanan. Yes, Ben, before sa tamo hisgot about agricultural tourism ba, like when you were like studying, nanabago na sa imuhang ang imuhang business you'll go into direction of hospitality, tourism? Wala gyud na sa akong gikuan kyu nahuna or dream about becoming a hotelier. I just study accounting. More yun. Layo ra. Then after that, ang nahuna gyud is kuan ka nang magtrabaho sa muna. Nga, banking is mo gyud na at the top of the head nga glamorous mo gusto ang banking sa Attorney Joy. When you work in the bank ba mura magbud ka ng people look at you nga kanang asa ka daw bangko o banker na ka prestigious kita sa kayo. Mura gyud na atong man, it's just came about after working in a bank for 9 months. Nine months then, hotel ang kisudlan. May, sometimes this opportunity knocks once ba, no? My father and my mother has a big argument sa negosyo, working ginagmay. Sa balay lang ang negosyo. But then, ni Juan man ka ng niingon man si mother, no? Mangitan lang kayo mo, negosyo nilang imuha. So, ni sorry akong papa. Nakakita ang pwesto. Then he called me up. Would you like to start the business na kaning matawag yun nga ikay nagsugod? So, why not? Kanang mura mag-atuning damgo nga gusto yun nga mata. So, that's it. So, iklaro unsa nga business? General merchandise kay my mother used to go to Zamboanga to buy those mga barter goods may nana ba ano sa Manila katong wapana mga 168 or kwan katubang divisoria. Okay, so those mga dry goods mga nana. You started like sa trading lang. Because when you're working also with a bank, you tend to get connections as well, ini mga usual mga traders said as well. It gave you an idea nga it can also be a good business. Yeah, maugid na niya.
ang ato inspiration is maybe you can have a better life because we are not born in a silver platter. Mm-hmm. So, mga anadyos trabaho, Dr. Lucille, the life of my cousin inspired us nga kanang wapo ni sila they're living a comfortable life, house, car, inana. So why not someday nga maka enjoy sa tayo na ilahang kinabuhi. Mm-hmm. So that's the inspiration. Ang inyo bang family, is it like traditional Chinese nga kanang growing up ipaapil na gyud mo sa negosyo? In fact, nasa siguro sa tao sa pagkabata na to, on how you foresee things or break. I started joining my mother going to Sambuanga. Maybe that was like first year high school na ko baka bakasyon. Really? Yeah, parang kuyo na ko, yung mga kuyo ko ba? Pero actually... Ikaw hindi volunteer? Ako hindi volunteer, pero actually gusto rin kong sorry dato. Okay, that's a gaffer. Pero ang intention sorry. Hindi, uwama ko kasa kayo barko. Oh. So, kuyo ko niya mo kanang mamagod ang pasangil lang kanang gusto. Ang kuyo niya, pero... Gusto kong sakay barko ato kayo. Sakay barko. Ito so good. Ato ang panso. Yeah. Sa Buwanga. Kanya, naanan na si Jack Danny. Naanan lang sad nga. So, nahuna na ito every week nga. Wow. Ako na sa edad o na ito nga. So, marag, that's the beginning of the mora ba kan exposure ba nga about ito sa first year high school nga. Ayan, that's good. Ito kay sometimes ba, kaniba yung kitay ka nang, say, labi nagkanaganing suguon ta, uy, palit, ani, ninuman, aside from yung makat-on, pero di kita mag-huna-huna nga sa value sa money. Uh-huh. Oh, like, uh-huh. Labi na makakita ta sa atong parents nga, even just like a simple marketing in the like carbon or asa ning mga public markets nga ang atong parents, like especially mother, maog yung mahilig kay manghangyo. Kita mag-kuan ba nga? Uy, kaluoy sa dini hangyoon. Pero once kita na ba yung ibutang sa sitwasyon, labaw pa tang manghangyo. So ikaw naanad sa gana nga. Parang igabot dito nga, di ba? Like, ako, I have visited the barter trade dito sa, kung kaning sa Sambuanga. It's very, nila, very lively ilahang market. Lively, yeah, di ba? Right. Kapila, by the way, kapila man ka sa isuon. Ikaduha ko, Dok. Yung kamagawa nga ninyo, kuyo po, babae po. O sa imo kuyog to pero mas kwan ko to adili mas bugoy ta ganan mas dili ta ganan muskwila. Mas mo nang nai rason katong mo muskwila kay mo kuno to libro. So mas dili to masuguan sa weekend mo magtuon ko ikaw kay ganahan mo uban ko yung tuntun sa mga ari ka diri. Yeah, ito it's a good kwan sa nga ang mga bata sad ba nga will also have like an experience like that. Yeah. Okay, it's also parang in a way ba nga lila, as we grow older kuan kanang lain-lain ang atong makita nga perspective. Mm-hmm. Diba? First natong perspective like kita nga permitang nag-agad sa tong ginikanan o pilay ihatag. Next na perspective kita as like kita na ang parang nangita scored na. Kanang nangita na score ta, diba? So once ikaw na mo handle anang obligation, then that's the time nga uy, kinahanglan yun ay kang to get the best price for the product. Oo. But I'm sure some of those na nanaw na turun mo kayo, 30 na si Benny, kaya naaman siya yung ginikanan nga naghimo nagdaan. Oh, yeah. At least nakasupay. Of course, ma'am. Tinod yun, ha? Yeah, it's really the parents who really guide us into what we are today. Yes. Without them, wala magyunta. Correct. Yeah. And then, you mentioned nga, you started with trading. And then, why naabot ka into the hotelier and then hospitality business? Ano na siya, ma'am? Kaning, after 12 years no, of in trading. Into trading, ni pivot gamay sa pawn shop and then with the dry goods. After 12 years, 1994, we were able to acquire a property na kung sa maning himuon, dool man San Carlos. Mm-hmm. Kung di sa kasi siguro ni dormitory siguro kay doon sa San Carlos. Uh-huh. But then at that time sa 1994 the tourist inn,
the kuan kaning pension house is really sprouting, so yeah. Why not join the bandwagon? So mo to nga ani tukod niya to kuan katong sa mo nang Golden Valley karon sa Pilais sa Golden Valley okay. Hotel. So that was 1994. Ah, so inyo haday ng Golden Valley. Yes. Also of course catering to government and like, by yeah, the way agencies, ba? How are you related to Don Pedro Cue? Di ba like wang ko ni man nga Cue na siya gyud ka ato ang kuan man because sikat man siya. Oh. Pero not really related niya kuan. I think na siguro kun i trace back na to to the spelling man sa to the ancestor bang pwede na signagyud siguro. Oy, basig may ngon ni mga kuan man ni kani si Joy Pesquero oy kanang segue ra makayo. Mo na nangutan ako Don Pedro Cue because ang Don Pedro Cue is just nearby San Carlos. Yeah, so I just like kung ang Pilais na for example, if facing ka sa building, so ang Pilais is the ano right the right side, and Don Pedro Cue is in the left side. Yeah. So he's just walking this. No. Kwan man na Don Pedro Cue. San Hongkera. Napay Hongkera, and then onya pa ang Don Pedro Cue. So but then it's just walking distance. So manang lo, bingo rin kano nabut dito. So ito yun si Attorney Joy na mga kwan. Memorize kayo. Yeah, kami na magag. Kung for example, kasi mingon nga ang mga kwe, mga taga Barangay San Antonio. Not necessarily. Okay. The Golden Valley is in Barangay San Antonio. Is Kamagayan na siya. Kamagayan na. Okay. Kamagayan na siya. Mm-hmm. So we started 1994. Then kwan kaning we started with 33 rooms without elevator. Pension na sa iba. Being near to San Carlos, so we put up para nang turo-turo nga kanang kwan nga kanilang restaurant niya kwan. Puno kayo, no? Every so nahit to siya kan. Nakataka San Carlos si kay yung Golden Valley Hotel at that time. Okay. Yeah, kami na sa this the next generation kami na win nagsugo yun na sa next generation niya. Kwan, very blessed nga with those mga agency coming in, different government agency, wa may elevator. So, kung sa kami, kutub na sa ibabaw nga kuwan, ganang, actually, ika fifth floor na to, fifth ang amung kihimuan o ganang additional lang yun ng roof deck nga kuwan, because wow, yun na, roof deck na sa una. So, kibutan lang na mo roof deck nga kaning function room because that was the clamor of some guests ba. Yeah. So, to be able to make additional nga kuwan, then, muta pa kuwan. Yeah, saka, luya, yun ang magayon ko. Naka-serve lagi ko water mo sa mga tao. Kaya mga galahal naman. Magalahal na. Naka-serve ka tubig. So, that was the memory nga na atong mahinumduman premidos who really supported us from that beginning. You know? Yes. Until now, kanang kastorya po yung mga tao na nag-in me. So, with different kuwan. So, they are supporting niya kanang kailakay na to mga kwantita nga niya. Then we bought na kanang lock nga timing nga baligya, so and then we were able to put up elevator at that time na sa Golden Valley. So okay, so na yun na elevator. So pero 5 floors kaya betaw, pero at least ka kwan ba kay kamo mang good involved mo sa business, kasabot mo ug unsay bation sa guest. Correct yeah. Kay betaw na ko na experience lately nga ni Larga Mig Scotland. Ore. Ah, it's a, you know, kabalotag na to. Tag ka ng mga inini nga place. He-assign me third floor. Okay na. Sus! Wa man sa elevator. So, okay pag yung kayo to nga. Kanang kwan ba kay pagpadulo ay pag check-in kay naay ni tabag alsa. Bellboy. Pero pagpauli seal. Pag check-out, what? Inana, it's really a struggle in that ba nga. Good nga inyo ha nga. Like, kamo involved kayo sa business nga nagtanaw mo o how difficult on the part of the client. Oh, ano, even to your staff nga kanang isa ka kanaog. Yeah. Pero so, sige lang, at least na-improve. Oh, yes. Abay na ko gisikaan ang building.
after the fifth floor, diara po to, but yeah, di naman to masakan because it's just up to there naman na structure niya, kuan niya. So after Sarto, so ang ilang isakaan ang Golden Prince. Yeah. Yes. That was already after 12 years, 1994, then 2006. Yeah. But before tamo pa dayon sil from Golden Valley to Golden Prince, mo po sa tagpipila ka pa hinumtom. Stay with us. I am woman. Welcome back. Huwag atong ipadayon ang atong istorya nga purus golden. Murag, ang nga kita mga tanong, nganong golden man di ay? Di oh, ba? Yeah, right. Bitaw, kaya, okay. They kept the word. Yeah, kay maski pagtingon nga, ni balhin sa isa na nag-expand sila. Nanganak. And then, naanya po si Golden. Why nakasunod mo Golden? Or basig, kay tungod sa inig, ni Agi kasi mga pawn shop business, nindot ni gold. Actually, that's part of the reasoning, ma'am, no? Nang, during sa among kuan, the first kating establishment is Golden Charm. Really? Yeah, so it's Golden Charm, Ponsiap, and Angel Merchandise. So we just keep the golden na lang yun nga along the way. Nga, kuan, yeah. Para kapilido. Ito yan. Yeah, well, it's very good. Ayan. Nag-thread ba nga? Nga, although ni branch out ka, but still, naipaikuan ka na, oh yeah, sakto very ka. Ang apelido nagpabilin. So, ganisan ang imuhang pag-abot ninyo sa Golden Prince. Is it ba nga nananadaan inyong property diya sa apito mo na, no? Is it apito? Akasya. I'm sorry, yeah, Akasya. Akasya. So, kwan na siya ka ng during sa kwan, during sa Golden Valley, when we see the growth of kwan, that's why we try to find a lot. Which, mo na lang ang Golden Prince karon. Actually, it was acquired from a good friend, a very prominent lawyer. Residential muna siya di ata. How big is that? Actually, it's the first lot is 600 na ang kuhaan niya. Then, after another 12 years, in between na yung kuhaan, we successfully negotiated with the adjacent lot niya kuhaan. So, muna na nga na, may Tower 1 and then 1,000 Tower 2. Okay. So, 1,000 yan. Mas mo 1,007 mga inana lang. Very good. Okay. Bita, sakto yun ka, Sil, kay maybe like 80s, even 90s, that area was still residential. Then, moto ang mga big houses there. Sa small mo na siya ang kwan sa like Escario, Kamputaw. Yes. Pero it's a very good decision. Marabag ka na kay Foresight. Then, awaron, marag namuwak ang mga hotel diyan na pita. Yeah, right. Yeah, we were siguro. You were among the first. Yeah, first three me. Yeah, at that time. First three. When it started. Then now it's being surrounded. Niya karon sa una ako makita pa itong building on all corners. Karon ana kikita buna na. Yeah. Especially the one that's rising. Kanang gihimo karon magangat kula taon. Pero ba like ang especially kita sa una nga mag-business ta, ang hagitag ka nang when we think of business, mo diretso gyud ang taan ang mga main road, di ba? Yeah. And then ang imuha, it's inyo ba nang nakita nga as a challenge because Akasha Road is not a main road. Yeah. Although side road, no. Yeah, it's a side road. They less ano, pero pag ganyan among less traveled. Okay na advantage ng less traffic. Yeah. Kaya nagang gitawag og less traveled. So when we say less traveled, kamay rin nakabalo. Asa ng Akasha Street, 'di ba? So diba, was it also a challenge on your part and in marketing your hotel? Pag naanda na sa siguro ta. Oh yeah, like pila is Golden Valley ma. Mas doon nung bigit doon. Oh, right. Very small road. And the people will wonder why. Kanang, nano, why? Naagya po nga musod. Makita nila nga, sometimes it's really full ba. So,
Ako, that is God's blessing, no? Nga mahatag na to ang nga kanihan nga blessing gud kay tungod nga maybe it's our people, the asset of kanang kamaumoy mo serve sa kay at the time na service mo kuno mga isog jud ning tagiya ning Golden Prince da kay ning there gud utang dihan dapitang may pagkakuuton ba. Yes. Pero now that you are ready tower 1 tower 2 na usab naman po ang yeah, one way pagyud ma'am lagi it's a bit a challenge kay kung kuan pa ka pangitaon pa ang imuhang road kanang human di pagyud fam like if you're not familiar mingon asa man di dapita. Oo. Kay may usahay na may uban nga mingon man corner Acacia or Bishop Reyes. Yeah. Pero inyo ra man yung Acacia, wala na man yun ng yung gigbuta nga like corner, di ba? Naaman sa gigbuta man yun na mo. And then, we try to really do something different from the others para at least makita. For example, kaning we have kanang kita nga kabilin nga restaurant pa yan. It's really showcase the Cebuano brand yun nga kaning kuan. Kanang maybe there are just one or two lang hotel nga na yun na nga, yeah. Nga inside the hotel nga you feel like a home or a house of yeah. your own. Nga, nga, kanang karaan pa yun nga kanang nga dating ba. Beta. So, it just try to do something differently from the others para people will keep on talking. Sila na yung market na ito. Yeah, right. Dito kay, I've noticed sa hotel, like I was there in their hotel like last, I think last week when they had their anniversary. Mm-hmm. And then, kumang, kanilang mangita tag restroom, may sige lang pagka-placing sa ilang restroom, kay makasood yun ka sa ilang kabilin. Okay. O, mag-restroom ka sa ground floor. Ato lang ka, o. Oh. So, ma-appreciate yun sa Nemo. Okay, it's, yeah, right na yung gikwa ni Benny nga, ang ilang kabilin, kay it's really like, it's an old, ano, then, pwede ka mag, ato niyo mag-snacks, no? Yeah. Ilahang mga food. It's native food. Yeah, it became yeah, popular sa kanang area for mga shoot, mga sa mga marriage, beta, mga kasal, kanang kay something different mag-yun na dyan. Pre-nup niya. Its room is distinct, no? For example, natay veranda. Pagkakabiranda, although it's a Filipino nga, kwan ka ng Cebuano nga dating, pero when you go inside, take a picture ni Mursa ka na sa Switzerland. Kung na ba? So when you go to Comedor, it's like, it's a dining area, pero it's another. That thing sa kanilang. Maura na yung lugar. Maura na yung lugar. It's just a salad and the dining area and the veranda. Kung ka na bang tawagong tag-hotelier? I like the word, bisan pag di kuma-hotelier. Do you have to go through training? Or mag-skwela, did you go, do you have to, or you just learned it by experience? Para may ganang hinahinay lang yung takat on sa mga atong mentors. The mentor are those mga we hired nga people, nga kuhaan niya, who is also willing to teach you. Nga kanang mo, sa gin ba nga, because we, magitay idea nga kung saan na what we went to is just to go to the hotel nga mo ng hotel nga you sleep in the room you go to the restaurant nga go for the breakfast or mga dining amo na itong nahibawaan right. Even the function is not in our mind during, especially sa itong first na pagtukod na ito yun na function na makakakuha mo siguro kasi na kanang tulkanan o ganing amoragi parang kananan nga kanang parang bed and breakfast something na ba so that's our thinking na during that time so later on they evolved na mo ni evolved na yes yeah. So, and then I heard sa Jill na in their building aside from those dakabilin nasa sila mga other features nga not only for kato photo shoot but also nga kaning about nga naasad mo inyo hang hydroponics sa inyohang building. So murag lain na na. Di lain na po. Agriculture na na. Parang ina na ba nga. Di ba like you mentioned in Golden Valley, you utilize your roof deck for function room. But then in the Golden Prince, you utilize your roof deck for fruit production. Giun sa man nga no naabot sad ka na nga kuan that was born out during the pandemic ma'am no karon na okay yeah during the past dela ta
2.5 years sa magtataro sa pandemic, no? Yes, 2019. Itong sa ka-willing nga, baka nang kung ano, ibuhat. So, we have to start thinking of, kung sa mga itong ibutang, dari nga maramaling nga, ta? Nga, kung ano, kanang natin ibuhat ito ba? And then, kung so, people talk about ordering food. Nga, takul, why mo kan og food, why mo kan sa mag food, asa man tamo ko og food. Oh yeah, right. So yun na ba, so so the word came out kaning sustainability. Yeah. So how to be sustainable? So ano yung ko ay itong bisag nakakaon lang ta og siguro latest ani okay na siguro ta di Way baka, way baboy. Yeah. Dito sa ta, kale, ano ba? So, yun ko, si ato lang ni, kwan, ato lang ni Buhaton. So, it is not designed to be a rooftop kaning garden. Actually, nigasto, give me kanang agianan nga kaning agianan para, at first is, mukat-kat pa ka a little bit to the kuan para para lang ka nang makaabot ka dito. So kung sige na lang kay let's do something differently. So sa Tower 1 Premiero. Then okay man ang yan kuan nga gwapo ba so na inspire bitaw ka nga kuan nga inspire sa ka nga ni bunga ni kuan nga then you have something to it nga kaning it's near the organic. We cannot claim it as purely organic yun. But it's near, no? Fresh man. So, kami aning kakaon ni kaani nga kwan. Labi na inyong hinaguan? Hindi na mga to carbon. For that, lettuce mga yun. Pag-itaon mo It's really rooftop to the table. So you had to hire somebody technical to show you kung saan yun. Kaniya na it's very kwan gini nga kanang blessed gini kayo nga kwan kaniya ba ako engineer mas na health condition tong juri sa pandemic ba kung sige mag leave bang ka well you're on leave. Next story naman niya itong about hydroponics. So, testingan niya hydroponics sa inyong balay. Niya, kanang, tagalang, di ka, kanang mga, and then, you do it para, ika, okay na ka. Ato ni, i-transfer, ato na itong, maghimo ta, dari. Na-successful man siya, ma'am. Sa balay niya. So, yun ko, sige, sugdan ta ni. And then, with the aid of, atong kakaoban dito si I would like to especially mention si Troy Bumagat ako ang good friend his wife is a governor of Rotary at that time bang ako so pabangin sa niya ni so kung ano ito nga na set up yun na mo dito ang Tower 1 and now nasa damang Tower 2 so Tower 1 Tower 2 na so gigamit na noon ni mo ang intero ni mo nga roof deck yes ma'am So the same ang tanong sa 1 o sa 2 pareho ra kay because kwan man kanang we really need those mga kwan mga sa para sa kwan so say, uy karon sa una gamay ra kay ang mukog lettuce karon dagat maugyot, I'm sure mura mukdan mo no o ma short mo Igo lang yun. Nalay ka na mga ongoing na gid mga function mga events ba na gid naman na magamit gid na nga. Magamit to. Kun way function maybe sobra sa siguro. So you have basically so far na man, okay man. Lettuce ang inyo ha. Lettuce kale. Okay. Oh yeah. Lami kayo. Kale. Okay. Wala ra kay tomatoes diha. Pasot that's why we need to go to outskirt na nga kwan. Yeah. Nagdagdag yung I think Attorney Joy knows about it nga. Namin kiyo na ora. Plano dito pero sa siguro, I don't know, I saw in BBC ba, morag in anak gihapon ga hydro, pero nagkuhan sila tomato. Naana. So, yeah. Okay. Okay, pwede mag-gid na siya. Pwede mag-gid. Lahi lang na siya. It's been done in Japan. Dili ra sila nagkuhan. Although, paspas sa gihapon mo tubo ang kuhan, ang tomatoes para kaning sa kanang backyard housing
Kay even like sa moa, my sister is doing mom kanang sa mong Therese. Nananom siya og mga tomatoes. Kapag mananom siya. Yes. So mas mindset na nga. Or celery. Yeah. Yeah, celery. Yeah. Kay ang kwan ba, like, most na yun, it's a good thing na imuha sa nanggibu, buhat kanang Benny, sa, even at your hotel. Kay ang atong mga televiewers, they can also do it in their respective homes. Diba? Yes. Pwede yun. Kay, pwede yun. Kay, we are encouraging that. Lisod ba na? Pwede yun. Kwanag yun. Sa'yo nag yun. Kanang hydroponics, is that really that difficult? Even I always offer kung gusto ka, but then we can always kaning, give you an assistance mga sa akong tao. Pwede. It's very small kwan lang na siya. Yeah. But before tamo pa dayon, talking about hydroponics and how you can also improve and do it in your respective homes, mo po sa tagpipila ka painom ng sickness. I am woman. Welcome back. Atong padayunon ng istorya ng nindot na din agriculture, no? Daghan kayo na hydroponics. Abi na ko katurong organic ang nauso. Yes. Kangadrit sa sayo ta. Dili na di. I know. Correct. Bitaw, kay sa akong nainom dumansil, nga during the pandemic, nauso kayo ng mga pantitos and pantitas. So they go to even to the mountain barangays to buy ornamental plants. But it's really a lot better also, na aside from that ornamental plants, they can also use vegetables. Makaon. Yes, kay it can also, parabagag makatabang na sa inyong consumption sa balay. I mentioned earlier, my sister is doing planting sa moang terrace. Ang yung itanom ka ng tomatoes. Eggplant. Okay. And then asa chay sibuyas. Sili. We tried also sibuyas. Although kanang mas nindot ang sibuyas kung nasa tinga na na sa soil. Yeah, sa soil kay mas kuan mo siya, mas mo daghan. Sibuyas. So they're really pwede good nga buhaton, and then ang Golden Prince has been successful sa ilang hydroponics kay with their needs for the salad, wala na sila kinahanglan nga mugasto o mupalit pa sa gawas. So kaniba sad yani ang imuha bang pag-iingnon kay the hotel is tourism. So it can also be part nga the agro-tourism nga parang showcase ba? So, niabot ba sad ka sa point nga gi-appeal ni mo? Like, for example, ang imuhang kabilin, restaurant, cafe, nahimo na siyang part of parang tourism. Wa pa ba sad nasud sa imong huna-huna nga ang imuhang hydroponics ni mo dito nga pwede sad ni mo nga i-appeal sa imong tour? Yes, we are thinking of that, ma'am, no? Kanang, because kwan lang kanang the access to now to the kwan. Kinapuno na. Mole amo ang sigurong himuan og tatanong pagita ng paagi nga tarungon og at least nga any person would like to go there na nay safety man ba? Because the safety is all one. So kana lang. And then aside from that, we are trying to establish also farm nga with the greenhouse nga nasa hydroponics nga kuan. So we are still on the planning pa. Okay, so you're already... Hopefully, sa imuhang tourism. Pwede ka makatabang na to. So, ang inyo na plano nga kanang agri-tourism, yeah. Dili lang katong building. Organic. Yeah, naasa na ay hydro. Dito sa bukid. Sa bukid. We plan for an integrated na farming. So, aqua. Nasa gamay nga fish diyan nga kwan. So,
So dili na ka hotelier slash farmer. Agriculturist. Bisag lain na sa niya niyang term. Farmer yan. Ang kwan ba sad ba, kay like karon sad, it's a very in thing ang agricultural tourism. Especially, as I mentioned, even, kanagin pag, there are, sa panahon sa pandemic, para pag maybe like some, doors were closed, but it opened on new avenues. And mo ni ang kumakita na to in Cebu City, ang ato mountain barangays, sprouting with businesses. Not only moingong tag business, kay na-appeal naman sad ni ang atong agritourism. Yes. And in fact, moingong yugo sa ato sa City of Cebu, we already included that in the planning long time ago. Pero it just lately lang nga parang ni abot yun nga na realize na nato. Kay appeal yun na nato sa ato ang land use plan, ang kanang agritourism. Because ang Cebu City, 70% is mountainous. And then, most of our mountain barangays are under the NIPAS, katang protected area. So, the lisod man sad ka mo yung watershed. Nga mo, kwan ba ka, they have been living there. And then, di mo naingon nga, para kulba ni mo sa kaldiro sila nga, wala na noon sila means of livelihood kay, or means of earning. Kay, they have been, they live there, they grew up there, ana ba? So, mo nang gibalance sa Cebu City government nga nagbutang yung area for agritourism. Yes. So karon it's a good thing ni kwanagid ni ba prag na nagsugod na kahinog. Yes na, sugod na kahinog, daghan nang nakita nga ang dako sa Dayapon og income ang gikan sa yuta. Yes. Mao ni ang agriculture. Yeah. What is also good, I noticed sa mga mountain ba, tinawad magkuan ka ng mga agriculture. Nagsugod na sa sprout ang mga restaurants nga ginagmay, nanagani mga bed and breakfast dito. Yes. Yeah. Sustainable sa sila man. Kaya doon na mga taga-syudad niya, doon na namamuyo dito. Yeah. Diba? Sa mga farm dito nga, nakita ni mo, they're already sustainable nga. What they use ng vegetables na sa ilahan na saan ba. So, very inspiring nga kuan. So, ang mga tao mo, anam nag... But you know what, sis? Correct. Okay, maybe some ato ang mga, mamaingon ko nga, ang mga kapitan sa mountain barangays are more in, like, mamaingon ko, are richer than those nasa urban because they are into farming. So the pagayon mo at majority gud of the barangay captains nga sila mismo nag farming, so mo na makakuan gud ta nga ang farming nagyoingon nga igo gud nga maka income ang mga tao. So aside from like mga lettuce ina na unsa pay mga products nimo sa imong farm? We intend to kuan ma'am kanang it's still starting pa ba nga kuan, but the Bahay Kubo nga katong if you sing the song nga Bahay Kubo, everything is there. Sibuyas, bungay, mayanan, di ba? So, those are the things that we need to work on. Among iplano nga more yatong tamna because that is also needed by the hotel. Correct. Na, so, para ma-sustainable sa tong hotel nga kuan, no? Naisubra din, ikan or sell nga kuan. Correct. Ito, no? Hindi doon sa siya kay, let's say ba, kung you have like, inana nga ang inyong concept Bahay Kubo, pwede siyang educational tour for kids? Correct, ma'am. Ay ba, di ba nga? Bitaw, kay, ako sa pasailua kay, digyo ko ka-identify tanan vegetables. Diba? Oo. Kwan ganyan siya. Pwede na. Mag-kwan ta. Mag-educational tour. Tour, right? Farm tour. Farm tour ba? Pero ang kaayo ba, Anina, one of the thing ang nalipay ko kay kaning mga taga-syudad ng Musaka na ang mga bagong technology. Yes. Kay ang kanagod in town traditional ramaor may naibawaan sa atong mga regular farmers. Yes. Now, with the mga bagong hunahuna dito sa syudad ng Musaka, now you can already start teaching them bagong technology. Yeah, okay. Now, you know what? Akari sa mga ingantag mga technology seal, it has been there. Kay ang Philippines has been like one of the kanigun nga research institutes sa agriculture, di ba? Pero it's just that nga ang uban manggood di manggood kanang naanad siya sa traditional. Then usahay ang lisod pa usbon ang older generation kay mo kanagkita gud sila sa mga
katong mga naandan nila. But it's a good thing, you said, na there's no new technology nga makatabang nato, and then also maka-improve sa yield. Mamo ginatua ang yield. Unsay pag ang yield unsa bang Bisaya na kanang abot. Abot nga at least nga dili lang kay ingon nga igo lang nga magamit para sa konsumo. But maka-income ang pamilya, di ba? I used to remember, si Rene had a very good friend nga kanang horticulturist nga British ba niya. Consultant to siya sa kining World Bank. Naanay program, nga gitawag nila food in the house. So, kompleto ang bahay. That's why na-reminded ko, bahay-kubo ang concept na ay gamay nga kanang mga animals, nga ipuan, na apoy tanom, na which sustainable for one family. Which could be a kanang imuha nang sample na ba? Yeah. Pero mo na tinudluan og bag-ong pamaagi ang mga traditional nga farmers. Yeah. I'm very much interested sa inyong concept, Benny, nga bahay kubo, because with sa tourism program nato, isa sa na sa ato ang gitanaw nga, which can also be really as an educational tour for kids. Kay ang atong kids mango, like maybe I admit ko ganinang wako kailatan ng vegetables, how much more ang mga bagong generasyon. And then kada lagi de ang kanang yung worries na ako silba nga ang mingon ang kanang mga bata nga mingnong tang chicken ang ila de yung mahimunong duman nga chicken ang fast food chicken fried chicken was nakakuan og unsaon pag feed sa chicken nindot mo good na nga experience na mag feed ka sa chicken then human ka nang mag feeding sad kanang fish nga was aquarium oho di ba mag ina kanang experiential gyud ang tong gigwan kar sa about muna ni nga tourism. It should be experiential para maabot niya siya maka-experience siya. Then that will be their memory na ba nga nakadto sila diha. Hindi mo ganin, bed and breakfast ni mo, bahay ko po. Yes, ma'am. Stay sila na lang sila itanong. Right. Kamuray harvest. Talking about technology ba, mo yun ay wapo i-incorporate na to karo sa farming because this is on the only way how to entice this younger generation. Okay, without technology, murag, di na nga, ang unang nagod karon nila sa mga batan, okay, kanang mag-count o yuta. Yeah. Kung anak, dirty na, hugaw na. Correct. No? So, how do you reverse that kind of thinking mental nga? Okay, mo naman nakito. Anything is kung kanang hugaw na kanang pag-was din o hands na. So, wala ka ko ng kwarta din na ang yuta. Mauna siya. Mauna siya. Mauna siya. Init. Init. Maupita sa na isa nga, kanang, like for example, kanis Lucille, she's really from the mountain barangay. Young family. Not really siya, but yun lahat mountain barangay ang agsungot. Agsungot. Diba? Kay mo ginikuan ba nga, ang mga tao manggod sa una nga, like mga young generation, parang, magtanaw sila sa kinabuhi silang kinikanan lisod. Lisod. Nananom, tibok adlaw, dayon init, ulan, dayon kanang mag-harvest, magpasan. So mo nang ang unang-una dayon sa anak, maningkamot ko giskwela. Parang ko syudad. Harod puyo ko syudad. Which is a diba? Good concept. Nga karon, tudluan na sila ngayong pamaagi. Harun, mustay na sila sa ilaha. We just also need those people nga kaning, kwanwam ka na, lagi ka ng advocacy in helping the farmers karon ba? Yes. Because kaning farming is not just only kuto sa kamu farm ka. Like I put those baligya. It's better. Yes. Siguro unta nga, nakai-itanom, but then, bika sa tanom, you produce something nga kanang may production bagyot ba para makapalit ka og taas sa presyo gikan sa farmer kay imo ang production di man ingon nga ibaligyan sa market kay if you have this kind of middleman nga mga kana mabaratuhan gid ang farmer so the result is ang bata di gid mo kay wa may kwarta nga makita ni ka sayang makita sayang amahan ro inahan nga nag-uma. Yeah. So that is always the case wa nga kung may kwarta diri sa kwan so bali yun tala siya nang it's possible na
If we can try to reverse that bang. Mm-hmm. Ah, it will be. With people like that, you, na lang yung mabagong niya, mga negosyante ba? Correct, kaya, correct. Kaya mangita, mga nagpaagingan, doon lang yung makuha. Oo, oh, okay. Oh, usahay mas a good, kani mo say they problem sa farming, kay, like, makunaw na sila ka ng, tinga na mga fertilizers, mm-hmm. and then, mangutang. So, they know man, kay nangutang naman sila, ilan ang gibaligya daan ang ilang abot. Mm-hmm. Then, fixed price na, nga, niya natanaw nga, in, for example, anadig abot din ang nga season, ni saka or bayan ihang presyo, di na siya ka-avail sa saka nga presyo kay na tie up naman siya sa iyang giutang. So mo na siya with the new technology nga matako sa dahilang yield nga nindot sad kayo. And then at least basad siya sa ato ang mga televiewers out there, especially those from the other provinces nga dako kay mo giuta, dako gyud kay mo oportunidad. Yo, di ba ka? Yeah. Ako ay when I see a place seal, labi nagdako kay flatland. Ang ako giday makita, it's a big opportunity. Correct. Oh, okay. Okay. Oh, opportunity gud kay ba. Ang ayo sila tudluan. Kita na yung body mo kita. Yes, oo nga mayon nga ang kuan gud ay nga ang the real ano, the real gold is on the soil. Golden. Golden. Oh, di ba? By the way, mangutan ako ba? Ningot mention mga kasigig payag. Unsa man ang atop sa inyong payag gigamit pasigpayag dito sa yasin. Sa kaning sa bukid nga inyong payag yun, ma'am, kanang budget kanang nipa yun nga ba mo matay nipa, so you should use buli. Buli. Kaila ka na. Buli lang, baka buli, baka ito, ma'am, no? Ang buli, mura na siya o kanang coconut tree, pero straight bitaw nga kuan, nga, mas hardy na siya. Ah, okay. Un kaayo ang buli. Bitaw. Layo ra kay nanipa. Pero ang kuan na sa nato sa dito sa bukid. Iya, ang kuan sa nato sil karon, gamay na sad ang mga buli, di ba? So it's also high time. That is why dili na ginapatayon. Yeah. Dili na may iwan ni pangpatay. Dino. Dili. Ang kuan sa sil no, kana ang pagaing nun, buli in English is palm trees, correct? Buri. It's a buri. Pero it's a family of palm. Yes. Yes, it's a family. There was a time when kusuking export, there were a set of buri furnitures. Yes. Dika na sa buri. Lagi din. O lagi ba nga, inikuan kung ang itsura ng buri, or, it's even more beautiful than the coconut trees. Oh, yeah. Oh, di ba? So, muna nga. Pero wala'y bunga. Muna'y pagaing nun nga, danang, daghan unta na I think in barangay so before in barangay Tagbao nga kanang padong adlawon naay daghan diha pero karon ang gamay na so it's really high time nga kanang ganda na diri sa Cebu City then mahal kay di ba mahal over? Right sa right side katong kuan sa una kanang sa Matabahadra na diha na mga yes at the back of this kanang dagko kanang nga mga Bitaw. Dali na siya i-handle para sa mga farmers. It's very kanang very durable. Layo ra kay nang kuan. Ang nipa. Nipa. Bita kay ang nipa it's more on ana man na sila. Although it's still a palm family, pero ana na sila mo strive sa siya og dahon. Ana sa siya mo strive sa mga swamp area. Sa bukid wa magutay swamp. So mao na nga ang mas maayo nga itanom ang buli or buri. Ayaw lang na ipapatay. Let it be. Kay daghan kay farmers na ipangpatay. Murag wa sila nakit-an pero but before sa tamo padayon sil pragag nag-exciting ato ang pragdaghan na kay ta mga ipang tanom karon but mi po sa tagpipila ka kahinungdan stick with us. I am woman. Welcome back. Og atong ipadayon ang atong mga naistoryahan ang namuragdakan mga itong tanong but I'm very sure kasi doon na pa'y gusto nga i-mention si Benny o nga mahitungod aning pwede nga atong i-develop sa ato ang mga farms. Yes, correct. But before sa tamo padayon si Elfa, salamat sa ato at sa mga atong cameraman Nilo Cabarles, ang ato ang director Direct Jenny, atong staff and crew si Inday, Dave, Brian, and then
ang kinsa pa taw pa sa Lamatan Seal? Si Ferdy. Oh yeah, Ferdy Katubay at atong makeup artist. Gi-shortcut man gud ako ang nude seal. No, parang kog na surprise. Murag di pwede malimtan. Correct. Kinsa ta to? Hindi na to malimtan si Tatay Dudong o si Nanay Dayan ang nagsigig suporta nanto. And of course, si Archbishop Palma. Yes, Bitasil. And then going back sa itong topic earlier about agricultural tourism, there are really so many nga para pag, sa pagkakaroon nga mga in-thing ba, para pagkag-usahay, may normanta, uso-uso, sometimes even mga sa agriculture, ang mga pananom. But there are also nga mga plants nga really nga, even nga, kuan nga, may ngontang, kadabang pagainon nga sustain good ba nga even nga kadagang the need of the people to have that nga parang naagyapon so like for example sa pailaing mga products ninyo gusto niyo mong i-promote okay kanin siya Attorney Joy Dr. Seal no I mean, last pandemic also is a growth also of our group we call ourselves PBAC. No, PBAC stands for Philippine Innoventures Agriculture Cooperative. Mm-hmm. Okay. So, our advocacy is propagation of cacao. Okay. Cacao has been known for quite some time, especially since Mindanao. Yeah. Makita sa nato karon a lot of mga taga sa tua ba mga Pinoy Pinay who competed to bring the word, the famous chocolate, wala ka daw, natadag ka na kayo. Oh yeah, right. So, ang problema lang nato once nakadaog na, more na kanin sila ang kanang tagagawas, Dito ka serve. So, because of the lack of cacao beans. Masay na mo nakita dito. Muna nga, last year, we started kaning our kaning cacao nursery sa Karkar. So, na Karkar. UF18. Mga sa Karkar, but we are going for the mga W10, mga BR25. Wow. So, mga kwala sa na. Karoon na. Mga sa na itong kiplanuhan. So, it's good to have this cacao. Cacao can grow as long as 100 years. Is sakto lang yung baka prune. Yeah. Mga na, pruning. Na, under proper care. Nagsugod na ito sa Cebu. Natay ki kwan nga demo farm to sa Karkar nga nasa Thai nursery dito. Ah, that's good. So it's been accredited by the DDA kwan paliton to siya sa seedlings na no. We just propagate lang pagtanom ng tao and then we have that technical nga consulting diri nga kwan nga pwede ra gyud makatabang og naay pangutana na o segment. So we have this group karon nga kwan para lang because we intend also to go into mga tablia making and chocolate nga kaning kuan sa later on. So before that, mo sana nga magtanong sa ata kay mahimo tag way kuan unya. Ana kaayo lang sa cacao, pwede ba nimo isagol with others, let's say coconut. Correct, ma'am. Pwede. Dakan, dakang uses, ma'am. Ibe sa yeah, papahamis mama para pwede mo papahamis sa pero sa kang atronyo sa kwan ano sa planting mix sa planting ba pwede ka nga nakay cacao nakay coconut na and then kwan sa siya kanang less maintenance di ba kay like it can just grow if kwan lang ka nga it's nang imo lang nang pa kwanon kay before proper care lang yun atronyo sa tunay ingon pruning takto proper care lang yun kwan okay kami sa una sa Cebu nga daghan-daghan mig cacao but pero pag kumain wala naman kamungan to lain naman sa gipatanong sa kong daddy at the time you know usap the board but you know it's really nga paging nun dali patubuon ang kakao it's diba? Really very inspiring ha nga in aning edad interesado kayo mananong oh correct bitawa ni pagayong nun nga after na ma successful sa business main business ang mga tao karon mo go na yun into farming. Oo. Pero di lang kay si Benny, daghan pa yun kayo. Nanggap kang BBM. Right. All correct. Oo. Bitaw kay mo sa daya. Just encourage lang sa mga younger generation to go into this because na ang livelihood opportunity diri sa farming. And I would say, sir, Sil, nga ang number one run nga business is food. Production. So from production to consumption, di ba? So mo ginay karon nga. Kamo nga daghan kay yuta diha sa Mindanao, Leyte, Samar,
sa asa. Cebu. And then of course Cebu, mananong kita. But mubo na magkato ang panahon, Sil. So ang mga itag mensahe sa tong guest, Benny Quinn. Okay, kani ato ang topic ting paminaw. I would just like to encourage, no. And thank you Attorney Joy, Sil, for inviting me here. Kaya this is also an opportunity to air out and then to encourage to ang mga to mga younger, especially younger generation to look into also this opportunity of into farming, planting. Sa kung sa ano, anything ang bahikubo nga kan pwede ra gyud basta lang na naayod. So I mean this would kuan sa gyud nang kikuan sa atong presidente ng BBM nga to go into agriculture. I think this is the right timing nga ani agita di dre magkuan magfarm magsugod na ta nga kuan sa farming aside from mga sa inyong mga nang the usual nga mga negosyo. No. So, thank you, salamat Attorney Joy, thank you. Yes, thank you. Yeah. Thank you. Salamat kayo for opening our eyes. Yes, and thank you very much for accepting our invitation to be our guest for tonight. Thank you. Thank yes. You. And then Cecil, mingon ta nga aside from mingon ka nga you produce your own food, but then you can also, as we mentioned earlier, that there's also another term karon for tourism, the agricultural tourism. So pwede gyud the agritourism, pwede kayo nga inyong farm, pwede sad nga maoy mahimong tourist attraction sa inyong respective places. Sil, unsa ato isulti sa ato mga televiewers? Angay karon nga kita maigmata nga ang pagpananom dili lang para ra sa mga negosyante, pwede sad sa mga estudyante o pwede sad kanatong tanan kay kaning pagpananom maoy padulong sa atong tiyan. See you next week. Bye. Woman, hear me roar in numbers too big to ignore, and I know too much to go back.